curious ka rin ba or nagsisearch ka rin ba kung paano ba matatanggal yung watermark na yan sa iyong Kinemaster na mga video? Well, kung curious ka kung paano yan matatanggal, panoorin mo ang video na ito. Welcome back sa Rdm Designs. On today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ba tanggalin yung Kinemaster na yan. Kasi diba tuwing meron tayong ginagawang video, once we export the video, I mean, kapag tapos na tayo, diba yung copy ng video natin, mayroong Kinemaster watermark sa taas. Kasi nga, kung bibilin mo to, nasa 195 per month siya para matanggal yung watermark. So, 195 times 12 months. So, sa mga bago pa lang nag-YouTube na katulad ko, medyo expensive siya kung bibili natin siya. So, skip natin siya. Yun nga lang, kapag natapos yung pag-e-export ng video natin, may watermark talaga siya dun sa taas. Sa right side. So, ano nga ba yung isa sa way para matanggal siya? So, on today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung step na nahanap ko kung paano siya matatanggal. So, ang first step natin, pumunta tayo sa Google or any browser na meron kayo sa inyong cellphone. By the way, I am using a Android phone lang dito sa aking tutorial na ito. So, pumunta tayo sa Google. Hanapin natin ang AC Market. So, ito pipiliin natin, AC Market. Download now. I-download natin siya. So, para din siyang Play Store na may mga apps din na mayroon dun sa loob niya. So, minsan lumalabas to. Actually, sa isang mobile phone ko, lumabas din to. So, medyo nakablock kasi siya. So, click lang natin itong visit this site. Kasi we understand naman dali. I-okay natin para ma-download natin yung app na AC Market. Click OK. Ayan, downloading na siya. Once ma-download natin, install na natin yan, of course. Pero, dahil naka-install pa sa atin yung Kinemaster, uninstall muna natin siya. Install natin yung Kinemaster na meron tayo sa ngayon, yung with water. And then, balikan na natin yung na-download natin kanina. Punta tayo sa si Kinemaster. I-install naman natin itong si AC Market. Install block. Punta lang tayo sa ating settings para i-allow natin to. Click natin yung unknown process. Install na natin. Install na natin siya, guys. I-open natin yung AC Market app. So, katulad po nung nabanggit ko kanina, para po siyang Play Store.
May mga apps po na pwede pong ma-download dito sa loob ng AC Market. So, i-allow natin siya. Click lang natin yung okay. Allow. Allow. So, kapag nandito na po tayo sa loob ng AC Market, katulad nga nung nasabi ko kanina, may mga useful things or apps na nandito para nga po itong Play Store. So, hanapin na po natin si Kinemaster. So, type lang natin dito. So, ito po si Kinemaster and medyo marami pong version na available. Bago po ako nakapag-install successfully sa aking mobile phone, sa other phone ko is siguro nakatatlong try ako. So, try muna natin dito sa pinakamababang siya kung gagana po siya. Ayan, na-download na po natin and again, once again, install block ulit. So, punta ulit tayo sa settings. At i-allow natin ulit na makapag-install na sa atin. So, i-ano po natin to. I-allow na nga lang natin lagi since madami tayong tutorial na gagawin. So, install na po natin siya. So, luckily, naka-isang download lang po tayo, gagana na po yata siya kaagad. So, testing po natin kung magiging compatible nga po siya. Depende nga po kasi sa mga version na madadownload nyo kung compatible dun sa mobile gamit nyo. Since na-install na po natin siya, i-open na po natin para magkaalaman na tayo kung nawala ba talaga yung watermark ni Kinemaster. So, in 5, 4, 3, 2, 1, nawala ba ang watermark ni Kinemaster ko? So, ayan guys, kitang-kita naman natin. Wala na siya. So, try natin ha, mangwalay na siya. Ayan, kitang-kita naman natin guys, wala na yung Kinemaster watermark sa taas. So, ayan lang sa ngayon. And I hope na may maitulong sa inyong kaalaman, lalo na sa inyong mga pag-i-edit ng mga vlog, lalo na kung ang ginagamit nyo ay si Kinemaster. Kung may mga katanungan kayo, feel free to comment down below. And kung bago nga kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakasubscribe, kindly subscribe na din po. And pakihit na po yung notification bell button na yan, para kung meron po tayong mga bagong i-upload ay ma-notify po kayo. Once again, this is from Rdm Designs YouTube channel. Thank you for watching, guys.